Kabayan, kumusta? Ano ang balita sa inyo dyan? So ngayon, ito naman ating pag-usapan ay mga trabaho opportunity. Ano, na sasabi sa inyo, napakarami talagang mga opportunity. But again, sasabi sa inyo, sa mga job seekers dyan na naghanap ng trabaho, sana itong ating video ay makatulong sa inyo kung ano ba ang gawin natin sa pag-apply ng trabaho. No? So again, kung hindi pa yung napag-subscribe, sana po yung makonsidyo i-like, subscribe, huwag niyo kalimutan i-click ang notification bell para like and updated tuwing meron ko in-upload dito sa ating channel. So yun guys, itong ating pag-usapan naman ngayon, ay ito po sila ay mga high school lang at meron silang ELS certified. Talagang napaganda. No? I'm sure ako na talagang meron tayong mga kaubayan na mga qualified dito. Dahil nga, sinasabi sa inyo na yung ating mga kaubayan ay sa lahat ng bagay or sa lahat ng mga experience, sa lahat ng trabaho, ang ating mga kaubayan ay mga qualified talaga yan. Dahil sila ay talagang masinop sa mga trabaho. Ano? Yung ating mga kaubayan dyan sa Middle East, yung ating mga kaubayan dyan sa Japan, sa Taiwan, kung kayo man ay may mga experience dito, yung ating mga kaubayan sa Pilipinas, kung kayo man ay may mga experience dito, sana ay talagang applyan nyo to. No? Yung mayroong mga NC2, at kung kayo man ay mga high school graduate, sabi ko, ELS certified, pwede na dito. No? Ito po ay hinahanap yung mga machine operator. Dahil nga sa sinasabi sa inyo guys, dito nga sa Canada ay talagang sa kahit anong bagay or sa kahit anong trabaho na trabaho dito ay talagang maraming opportunity, no? Kaya yung wala dito sa ating mga pinagsasabi, huwag kayong mag-alala dahil ako po ay continue na magbigay sa inyo ng mga idea kung saan ano ba ang gawin natin at ano ba ang pwede nating gawin, no? Sa mga kung hindi mo para sa inyo to, again, sinasabi sa inyo, talagang may mga tips tayo na baka pwede ma-apply para sa inyo din. No? Kung kayo man ay mga teacher, kung kayo man ay mga nagtatrabaho sa mga farming, sa mga fruit picker, no? Mga housekeeping, mga cleaner. Talagang sinasabi sa inyo, tayo'y magsaliksik lang kung ano ba ang mga requirements dito. But mainam na rin na mayroon kayong mga IELTS, CELPIP, at saka CLB. No? Dahil ito po ay talagang nare-require na. Mostly ha, mostly ha. Sinasabi sa inyo, mostly. So, patayin ito at ipag-usapan ay ito nga ang machine operator. Kung kayo man ay may mga experience dito. At again, ito po yung plastic furniture manufacturer para dito sa machine operators. No? At I think ito po ay nasa Ontario area. At kayo man ay medyo English proficient in English communication at kung kayo man ay may mga 2 years work experience sa plastic injection sa mga CNC machinist, ano, yung ating mga kabayan dyan ng mga machinist, apply niyo, no? Apply niyo dahil napakaganda to. Dahil ito po ay ito yung kanilang initial requirement, must have a valid passport. Kung kayo man ay yung passport niyo ay mag-expire na in 6 months, i-renew niyo na yan. Kasi importante, meron kayong validity ng inyong passport na may 3 years validity yan. Okay? So, importante, updated ang inyong passport. And again, yung inyong education credentials. Kung meron kayong sa elementary or sa high school na credentials, i-gather nyo yan. Yung mga NBI clearance, mga SS payment history. Ito naman sinasabi ko sa inyo. Yung mga foreign NBI clearance, no? Kung kayo man ay wala niyan, bago kayo umuwi sa Pilipinas, kung kaya ninyo magkuha, magkuha muna kayo. Kasi importante na mayroon kayo NBI clearance kung saan kayong lugar nagpunta. Kung kayo man ay nanggaling sa Middle East, mayroon kayong NBI clearance. Kung kayo man ay nanggaling naman sa Taiwan, sa Japan, kung napunta kayo ng Israel, kung anong country, name it. Kailangan nyo ng police clearance. Kailangan dito sa Canada na magkaroon kayo ng police clearance dahil yan ay isa sa mga kinakailangan pag-apply ninyo ng PR. No? So, I know mayroong mga incident na napauwi yung Pilipino
dahil nga siya ay walang mga sapat na dokumento doon sa kanyang previous country na pinuntahan. So, mag-ingat kayo. At kung wala pa kayo niyan, sinasabi sa inyo kung meron kayong mga kakilala, meron kayong mga friends na nandun pa sa lugar na yan, mag-ask kayo kung pwede kayong kuhaan nila ng NBI clearance sa lugar na yan. Okay? Dahil talagang importante. Meron na tatanong sa akin about yan. So, sana sinagot ko naman siya na mayroon pa kayong mga friends na pwede ninyong makisuyo lang, no? Makisuyo lang kayo na kung pwede bang manghingi ng makakuha ng NBI clearance para sa inyo, no? Subukan niyo lang. Dahil importante po 'yan na kayo ay mayroong police clearance na or NBI clearance doon sa foreign countries. Okay? Itong PEOS certificate, no? So sana meron kayo niyan. Dahil ito po ay kinakailangan din sa mga initial requirements, no? So again, ito po ay walang salary deduction, wala po kayong placement fee, wala po kayo ditong babayarang mga fee diyan, siguro mga minimal lang, but okay lang yan, walang problema. Basta wala kayong placement fee, no? So again, mag-ingat kayo sa mga nanghihingi ng pera sa inyo. Ang daming nag-PPM sa aking Facebook page at nagsasabi ko yan, oy, nanghingi ng biometrics. Wala pa ngang interview. Bakit nagkaroon na ng biometrics? Kaya nga sinasabi sa inyo, mag-ingat lang. No? Mag-ingat kayo sa mga illegal recruiter kasi marami talaga sila. Marami sila. So mag-ingat kayo dyan dahil na napakarami. Huwag kayong basta-basta magbigay ng pera. Please lang, kasi ang hirap ng buhay ngayon. No? Ramdam ko rin ang hirap talaga. Dahil dito, mahirap man, pero may mga subsidiya sa gobyerno kung talagang kinakailangan. Okay? So, mag-ingat lang kayo sa mga bigay-bigay ng pera, lalo na yung ibang, mayroon akong isang agency na tinawagan, sila ay gumagamit ng construction firm, tapos wala naman sumasagot sa phone number nila. Tinawagan ko, wala sumasagot. Kaya mag-ingat lang, no? Ang gawin ninyo, puntahan ninyo yung Google, tapos i-research ninyo yung kanilang company. Basahin ninyo kung ano ba ang kanilang history, ano ba ang kanilang mga services, ano ba ang mga reviews. Kasi importante nandun kayo sa reviews. But again, kahit pa maganda ang review, mag-ingat pa rin. Okay? Kasi importante nga, sinasabi sa inyo, importante na kayo ay magiging aware sa mga application. At huwag kayong magbigay ng inyong passport, huwag kayong exaggerate na nagbibigay agad. Okay? So, una dyan yung inyong resume. Pagkatapos, interview. Pagkatapos yan, sige, ito na yung processing natin, ganito, ganito. O, yan na, saka ka na magbigay kung anong hinihingi nila. Pero, importante na mayroon muna kayong interview. Kasi imposible naman, nang hingi sila ng pera for biometrics, wala pang interview, biometrics na kaagad. Di ba? Wala pang medical, biometrics agad, di ba? So, importante na kayo din mismo ay mapagmatsyag din sa inyong mga ina-applyan. Sa magiging Indeed man yan, napunta man din kayo ng mga job bank na yan, o anumang website kayo napupunta, mapagmatsyag lang sa mga sinasabi nila. Kasi minsan, maano mo naman. Merong isa din, nagbigay sa akin ng form. Alam nyo anong ginawa niya? Naka-typewritten. Okay? Sabi ko, wala pa ba uso ang computer dyan sa kanila? Nang bugos pa kayo, wala pa kayong maayos na makinarya. No? So, again, sabi sa inyo na tuloy-tuloy nyo ang inyong paghahanap ng mga trabaho dito dahil napakarami, napakarami. Kung punta kayo doon sa job bank, ang gagawin niyo doon sa job bank, hanapin niyo yung pwedeng international, may tawag niyan, sandali lang ha, may tawag niyan. Kasi nga, ako ay nagsisearch din para nga sa inyo. Titingnan natin. Kasi, mayroon kasing jobs na pwede sa mga foreign lang na may mga ano diyan. Ipifilter niyo, okay? Ito yung Canadian or international candidates. Yan, okay? So, importante na kayo ay talagang magsisearch kayo sa job bank. Hayaan nyo, turutan ko kayo dyan kung paano maghanap. At magawa ulit tayo ng video dyan para at least kayo ay hindi ganun ka mahirapan, no? Para at least palitan nyo lang yung pangalan, kung ano man ang
experience mo, tapos hanapin mo kung paano ko ginagawa, i-step by step natin para at least kayo ituloy-tuloy na magkaroon ng idea kung paano mag-apply. Dahil importante na naka-filter din siya para at least hindi na ganun karami yung nag-generate na work. Tapos ang kailangan pala is 5 lang or 6 lang na mga job posting, no? Para hindi na masayang yung oras ninyo sa paghanap ng mga trabaho diyan sa online, no? Sinasabi ko online, yun po ang Job Bank, yun po ang Indeed, or anumang mga website, Workopolis, puntahan ninyo. So maraming job site, no? But again, ito sila ay napupunta rin sa Indeed, no? Pag nag-apply ka sa Job Bank, napupunta rin sa Indeed. So kaya ako, ang pinupuntahan ko talagang website ay yung Indeed. Dahil nga sa, ano talaga sila? Ako ay naghahanap ako ng trabaho, napupunta rin ako ng Indeed. Dahil sila ay napakaraming posting, no? At medyo hindi ako hirap pag naghahanap ako ng trabaho dyan. And again, sana po yung aking video ay mapanood ninyo dahil napakarami po akong posting na video. Sana po ay mapanood ninyo at meron tayong mga legit agency na nakasulat dyan. Sana mapanood ninyo yung mga agency dito sa Canada para at least kayo ay magkaroon ng idea na meron pala ditong agency. And natuwa nga ako dahil may isang Pilipino na nag-apply doon. Siya po ay for interview. Hopefully ha, hopefully lang. Malusutan niya yan na siya ay nasa Pilipinas. Sana ay mabigyan siya ng LMIA. Dahil para at least, you know, ibang way ulit. No? Ibang way ulit. Dahil sabi sa inyo, mayroon akong mga local agencies dito na pinapasukan para ako yung maghanap ng trabaho. And again, kung talagang hirap na talaga, walang trabaho, sila ang pinupuntahan ko dahil sila ay may mga designated. Dahil ako nga isang draftsman, napupunta ko sa mga kanilang mga agency para at least matulungan ako maghanap, no? Dahil sila ay mga exclusive lang sa mga agency sa oil and gas, no? So, but again guys, sana po ay mayroon kayo nakukuha dito sa ating channel ulit. At ako po'y masaya, kayo ay nandito sa Canada at lagi ko sinasabi sa inyo na talagang ayusin ninyo ang inyong resume dahil dyan tayo nag-umpisa. Okay? So again, pwede nyo i-share to ating video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto rin na pumunta sa Canada, nakagaya din sa'yo. At share lang to ating video, no? Share niyo lang. Pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page kung gusto nyo. At pwede rin kayo mag-comment below dahil ako naman ay talagang binabasa ko yung inyong mga comment dyan, no? So again, maraming salamat ulit sa inyong pag-subaybay sa aking channel. Ako pulit si Noy Tibbs. God bless and have a wonderful day.